Ang rak nung araw ay halos pinaghaharian ng mga banda na mula sa US at UK. Madalas, sila-sila lang ang nakikita natin sa mga music charts. Pero nung 90s, isang banda na galing sa Ireland ang nakuhang makipagsabayan at agawin ang spotlight sa malalaking pangalan sa mundo ng rock music. Taglay ang matataas na tunog ng gitara at napakagandang boses ng babaeng bokalista na iukit nila ang kanilang pangalan bilang isa sa mga greatest band ng kanilang era. Halika at mas kilalanin natin ang bandang The Cranberries, ang bandang lumikha ng napakagandang mga awitin tulad ng Ode to My Family, Zombie, Linger, Dreams, at napakarami pang iba. Sigurado ako, sariwang-sariwa pa sa isip mo ang mga awiting ito. Halika at pag-usapan natin ang kanilang kwento. Medyo malungkot nga lang mga idol ang ending ng bandang ito dahil sa pagpanaw ng kanilang babaeng bokalista. Pero worth it naman na balikan ang napakagandang istorya ng bandang ito na nagbigay sa atin ng mga awiting babaunin natin hanggang sa ating pagtanda. So tara na at atin ang simulan ang alamat ng bandang The Cranberries. Simulan natin ang kwento mga idol sa bokalista ng banda na si Dolores Oriordan. Si Dolores ay ipinanganak noong 1971 sa Limerick, Ireland. Nakabata ito sa 7 magkakapatid. Mula sa murang edad ay hindi naging maayos ang buhay nito. Masayaman ang pamilya, inapuno naman sila ng napakaraming problema. Una, naaksidente ang iniidolong ama, kaya nawalan ito ng kakayahan na maghanap buhay. Tapos, aksidente pang nasunog ng kanyang kapatid ang kanilang bahay. Inamin din ni Dolores na biktima siya sa pang-aabusong sekswal nung siya ay bata pa at napakarami pa umano niyang sikreto sa kanyang kabataan. Sa lahat ng ito, musika ang naging tanging sandalan niya. Nakakalimutan niya pansamantala ang mga problema tuwing siya ay kumakanta. Hanggang noong 1990, 19 years old siya noon, pinakilala siya sa bandang Cranberries Soas. Sumula dito mga idol, babalik muna tayo sa kabilang pahina ng istorya. Alamin naman natin ang istorya ng banda. Mid-80s, pinagbuklod sa hilig sa mga bandang The Cure at The Smiths ang drummer na si Fergal Lawler, gitaristang si Will Hogan at kapatid nitong bassist na si Mike Hogan ay naisipang magbuo ng isang rock band. Kinuha nila si Neil Quinn bilang bokalista. Pero pagkalipas lang ng 6 na buwan, umalis na rin si Quinn pero inirekomenda nito ang kaibigan ng kanyang girlfriend, si Dolores Oriordan, isang simpleng probinsyana na ngayon ay biglang nakasama sa grupo ng 3 kalalakihan na tagalungsod ayon pa nga kay Noel para umano itong isang daga na sobrang tahimik. Pero nung magsimula itong kumanta, nasurpresa sila sa ganda ng boses nito at sakto ang dalaga sa tunog na gustong buuin ng banda. Magaan naman agad ang kalooban ni Dolores sa 3. Sinabi nito na alam niya na mababait ang mga ito, malaki ang potensyal at kailangan lang ng bokalista at direksyon. Kaya sa karagdagan ni Dolores, ginawa na nilang The Cranberries ang pangalan ng banda. Napaswerte naman ang 3 dahil hindi lang magaling na bokalista ang kanilang natagpuan, kundi isa rin itong magaling na musikero. May kakayahan din itong tumugtog ng piano, gitara, at may kakayahan itong sumulat ng mga kanta. Ayon nga sa banda mga idol, mas ahead ang skill ni Dolores kaysa sa kanila. Kaya napuwersa din silang i-upgrade ang kanilang skills. Si Noel at Dolores ang naging songwriter ng banda. At dahil iginagalang nito, ang katotohanan na babae ang kanilang bokalista, magkahiwalay pa sila ng kwarto sa paggawa ng mga awitin. Magre-record si Noel ng gitara, ipapasa nito kay Dolores. Ito naman ang gagawa ng verses at chorus. Nakabuo agad ang dalawa ng magandang chemistry sa paglikha ng mga awitin. Kaya nang mabuo nila ang awiting Linger, ipinasa na nila ito sa mga recording company. Marami naman agad ang nagka-interes sa kanila, kaya naisipan na ng Hogan Brothers na tumigil na sa trabaho para makapag-focus sa pagbabanda. Nung araw na tumugtog sila sa Limerick University noong 1991, nanood dito
ang may 32 A&R or mga scouts ng mga recording companies na halos lahat ay gusto silang kunin, pero napagdesisyonan ng banda na pumirma na lang sa Island Records dahil ang A&R nito ay ang kilala at legendary record producer na si Dene Cordell. Napakagaling nito mga idol dahil hinayaan nito ang banda na ma-develop muna at magkaroon ng sapat na experience bago isabak sa pagre-record ng album. Noong handa na ang banda ng sumunod na taon, sinimulan na nila ang pagbuo ng kanilang debut album na Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? At dito pa lang mga idol, ay masayang-masaya na ang banda dahil ang ibinigay na producer sa kanila ay ang parehas na producer ng kanilang iniidolo na banda na The Smiths. Ayon sa banda, ang pangalan ng album ay idea ni Dolores, isang deklarasyon umano ito ng pag-target nila sa international stage. Gaya ng title ng album, sinasabi nila na kung nagawa umano ng ibang banda na sumikat, ay kakayanan din umano ng maliit na bandang tulad nila na galing sa maliit na bayan sa Ireland. Inirelease sa UK ang debut album na ito noong 1993 at unang pag-air pa lang ng awiting Linger sa mga radyo, naging simula na agad ito ng pag-ingay ng kanilang pangalan, hindi lang sa Europa, kundi maging sa Amerika. Bumenta ito ng 6 million copies at pumalo sa number 8 ng Billboard Hot 100. At tumigil pa ito dito ng 24 na linggo. Sinundan agad nila ito na mga tour sa North America at hindi bumababa sa 10,000 na katao ang nanonood sa bawat konsyerto nila doon. Dito pa lang mga idol, ramdam na nila ang kanilang umuusbong na kasikatan. At sa pangalawa nilang album na No Need to Argue na inirelease naman noong October 3, 1994, mas sumikat palalo ang banda. Pumalo ang album na ito sa number 6 ng US charts at sa loob ng isang taon, naging certified triple platinum agad ito. Andito na ang makontrobersya nilang kanta ay sinulat ni Dolores dahil sa nangyayari nung time na yon na kaguluhan sa Ireland na ikinasawi ng 2 batang lalaki. Pumalo ito sa number 1 ng Billboard 100 kasabay ng number 11 na Ode to My Family. Noong 1995, ang album na ito ay naging 5 times platinum sa Canada, platinum sa Switzerland, at 7 times platinum naman sa US. At syempre, nakatanggap din sila ng iba't ibang awards. Noong April 30, 1996, inirelease naman ang pangatlong album na To The Fate Departed na pumalo sa number 2 sa UK at number 4 sa Billboard 200. Bumenta agad ito ng 4 million copies sa loob lang ng 6 na linggo. Naging 2 times platinum ito sa US pero hindi nito nakuha ang success na naabot ng No Need to Argue na album. Andito na ang kantang When You're Gone. Sa sobrang kasikatan ng banda, kabi-kabila na ang kanilang tours at iba't ibang projects. Pero noong late 1996, nagsimula na ang madaming na-cancel na konsyerto dahil na rin sa pagka-injury ni Dolores at sobrang pagod na rin. Isa pa, inireklamo din ito ang ilang media na nangingialam na sa pribatong buhay niya. Halos mag-break dito ang banda, kaya nagpahinga muna sila dito ng isang taon nang malayo sa music industry. Noong 1997, bumalik na ang banda at nakatanggap sila ng matataas na awards sa iba't ibang bansa. Pagkatapos, noong April 19, 1999, inirelease ng banda ang kanilang pang-apat na album na Bury the Hatchet na pumalo sa number 7 ng UK at number 13 sa Billboard 200. Dito, ramdam na ang maturity ng banda. Maraming kanta ang nagre-reflect sa sarili nilang experience tulad ng Animal Instinct na isinulat ni Dolores na kinuha sa experience ng pagiging nanay nito. Nagsagawa din sila ng world tour na binubuo ng 110 na mga konsyerto na nagsimula noong April 1999 hanggang July 2000. At ito mga idol ang naging pinakamalaki at pinakasuccessful na tour ng The Cranberries. Noong 2001, inirelease na nila ang panglimang studio album na Wake Up and Smell the Coffee kung saan ay nabibilang na ang awiting Analyze.
Naging malakas pa rin ang album na ito pero hindi niya naabot ang success na mga naunang album na isinisisi ng banda sa bulok na promosyon ng label nila. Kaya nagresulta ito mga idol ng kanilang pag-alis sa kanilang recording company na MCA. Kalilipat lang ng banda dito noong taong 2000, kaya mula dito, inawalan muna sila pansamantala ng recording deal. Noong September 2003, nag-anunsyo ang banda na magpapahinga muna sila para makapag-focus sa pamilya at makapagsagawa ng kanilang solo projects. Nagkaroon ng solo album si Dolores at may bagong banda naman si Noel Hogan. Si Mike Hogan naman at ang kanyang asawa ay nagbukas ng isang cafe o restaurant. Tapos si Fergal Lawler naman ay nagkaroon na rin ng sariling banda. Pero nilinaw naman ni Dolores na pahinga lang ang nangyayari sa banda. Dahil umano sa 13 taon na magkakasama, nagiging predictable na umano ang musika nila. Wala ng challenge, kaya kailangan nila ng panahon na mag-experiment. Nilinaw din ang tagapagsalita ng banda na ang 4 na miyembro ay nananatiling magkakaibigan at laging may komunikasyon sa bawat isa. Noong 2009, pagkalipas ng halos 6 na taong pahinga sa isa't isa, nagsama-sama muli ang The Cranberries para sa panibagong world tour. Si Danny Goldberg na dito ang manager ng banda. Sa mga hindi nakakaalam, ito nga ang dating manager ni Kurt Cobain at ng kanyang banda na Nirvana. So habang nasa tour ang banda, nagkaroon ulit ng sigla ang kanilang relasyon, kaya nauwi ito sa kagustuhan nila na makagawa ulit ng bagong album. Tapos noong 2011, pumanaw na ang ama ni Dolores dahil sa cancer, at sa funeral nito, nakaharap ni Dolores ang taong umabuso sa kanya nung siya ay bata pa at humingi ito ng tawad sa kanya. Kaya kahit naging bahagi ito sa pinakamadilim na parte ng buhay ni Dolores, pinatawad niya naman ito. Noong 2012, nabuo naman ang Roses na pang-anim na studio album ng banda na nai-release noong February 12, 2012. Pumalo ito sa number 51 ng Billboard 200. Sa isang panayam, inamin ni Dolores ang kanyang pagkakaluluwa sa bisyo, lalo na nga sa alak, at ang mahirap na laban nito sa mga demon sa kanyang utak. Oo mga idol, dumadaan din si Dolores sa kanyang mental health problems. Naging magulo ang buhay nito. Noong 2013, nagsampa ito ng kaso laban kay Noel. Tapos nasira din ang relasyon nito sa kanyang asawa na nauwi sa hiwalaya noong 2014. At sa parehas na taon ay nasangkot ito sa iba't ibang kaguluhan na muntik pa nga itong makulong dahil sa pagtapak ng paa ng isang flight attendant at pag-headbutt sa isang police officer. Sabi ng ina ni Dolores, walang kinalaman ang droga sa nagawa ng anak, kundi sobrang stress lang nito sa kinakaharap na problema sa asawa. Ibinasura naman ang kaso nung malaman ang kalagayan nito mentally, pero iniutos ng korte ang paghingi nito ng tawad sa mga nasaktan nito at pagdodonate ng 6,000 euros sa isang charity. Ayon kay Noel, marami lang umanong pinagdadaanan si Dolores sa nakalipas na 10 taon, kaya siguro nagkaganon. Pero ayon sa kanya, ang maganda kay Dolores ay sobrang matapat ito. Kung ano yung makikita mo sa kanya, yun umano talaga siya. Hindi ito nagkukunwari para lang magustuhan siya ng ibang tao. Nagkaayos ang dalawa noong 2015, pero dahil sa pinagdaanan ng banda, nagkaroon muli sila ng pahinga, lalo na at nung mapawala ng visa ang kasal sa asawa, tumungo na si Dolores sa New York at doon na siya nanirahan. Bumuo ito ng bagong banda na Dark kasama ang dating bassist ng The Smiths at si DJ Oli Koretsky na kalaunan ay naging bagong karelasyon ni Dolores. Nag-release ang bandang ito ng debut album noong 2016, pero ganun pa man, hindi naman iniwanan ni Dolores ang The Cranberries. Katunayan, nagkaroon din ang mga ito ng pang-7 studio album na Something Else na inirelease noong April 28, 2017. Pero sa mga tours nila dito, malimit sila mag-cancel ng mga konsyerto dahil madalas nang makaramdam si Dolores ng sakit sa likod. Itinuturo nitong dahilan ang matagal na rin namang panahon na lagi itong may pasa na gitara. Umuwi muna si Dolores sa New York at si Noel naman ay umuwi sa France sa kanyang pamilya. At dahil sa sobrang boring ng dalawa sa kawalan ng ginagawa, nagkayayaan ng mga ito na magsulat ng mga awitin kahit nga magkalayo pa sila. At sa loob nga ng 6 na buwan ay nakabuo ang mga ito ng mga awitin na sapat na para makabuo ng isang album.
Noong 2018, pumunta si Dolores sa London para sa mixing session ng album nila sa isa pa niyang banda na Dark. Pero sa nakakalungkot na pangyayari, natagpuan itong wala ng buhay sa bathtub ng kanyang hotel na tinutuluyan. Pumanaw si Dolores sa edad na 46 years old. Ayon sa investigasyon, aksidente ang nangyari. Nalunod ito sa bathtub dahil sa sobrang kalasingan sa ininom nitong alak. Sa pagpanaw na ito ni Dolores, kasabay ng kanyang pamilya at kanyang kabanda, nagluksa rin ang milyon-milyon na tagahanga ng banda maging ang mga kasamahan nito sa industriya. Samantala, may sapat ng materyales ang The Cranberries para ma-release pa rin ang album. Ang problema, nagdadalawang isip silang i-release ito dahil maraming kanta ang kulang sa mga verse at chorus. Wala naman silang magawa dahil yun lang ang recording ng boses na meron sila na ipinasa ni Dolores nung nabubuhay pa ito. Hindi nila umano i-release ang album kung hindi ito magiging brilliant art of work na magbibigay ng karangalan kay Dolores. Pero isang araw, nakipag-usap ang kinakasama ni Dolores sa mga miyembro ng The Cranberries para ibigay sa mga ito ang hard disk ni Dolores na naglalaman ng recordings ng boses nito sa mga ginawa nilang kanta. Dahil dito, nabuo ang pangwalo at pinakahuling album ng banda na pinangalanan nila na In The End na nai-release naman noong April 26, 2019. Nanominate naman ang album na ito sa Best Track Album ng 62nd Annual Grammy Awards. Tapos noong April 18, 2020, pumalo sa mahigit sa 1 billion views ang music video nila sa kanta. Ang ilan pang banda na mayroong ganitong views ay ang awitin ng Guns N' Roses, Nirvana, Queen at AHA. Nag-break na ng tuluyan ang banda matapos makapag-release ng album na In The End dahil wala umanong plano ang banda na palitan si Dolores. Ito lang umano ang tanging may karapatan at nag-iisang bokalista ng The Cranberries. Natapos man ang karera ng banda na natili naman sa ating alaala ang kanilang magagandang kanta. Lumipas man ang panahon, magpapalit-palit man ang henerasyon, ang kanilang musika ay mananatili at patuloy na magbibigay ng ngiti sa ating mga labi. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilik na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.